magandang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan ang puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumairin. Miyerkules Santo, tayo po'y nasa mga banal na panahon. Pagnilayan po natin ang dakilang sakripisyo ng Diyos, ang anak ng Diyos, ang nag-alay ng buhay. Siya po'y namatay para tayo maligtas upang matubos po tayo sa ating mga kasalanan at ang presyo ng pagkakataong makapasok muli tayo sa langit ay ang dugo ng Panginoon. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkalumong amin nawang makamtan ang pagpapalang loob, pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik o tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bubugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok at balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at Siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngasbang maghabla sa akin,
magharap kami sa hukuman at ilalahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, para ako'y iba, sa kasambahay ko, na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak paghamak sa iyo. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inaasahan kong habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain nang ako'y magutom, ang dulot sa aki mabagsik na lason, suka at di tubig ang ipinainom. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ang Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di malilimutan. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Magsitayo po ang lahat. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon di ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus sa mga alagad at ang tanong, saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa? Sumagot siya, pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinapasabi ng guro, malapit na ang aking oras.
ako at ang mga alagad ko sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa. Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yun, dumulog sa hapag ni Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, sinasabi ko sa inyo, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Nanlumo ang mga alagad at isa-isa'y nagtanong sa kanya, ako po ba, Panginoon? Sumagot siya, ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong yun. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, Guru, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayong Miyerkules Santo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Hayaan niyo po ako na magbahagi ng mga pagninilay pang Semana Santa. Muli, pahalagahan natin sapagkat alam ko po ilang beses na natin itong narinig, tayo po'y binigyan ng pagkakataong makapasok sa kaharian ng langit at ang presyo upang makapasok tayo, pagkakataon, oportunidad na mapabilang sa kalwalatian ay ang dugo ng Panginoon. Napakamahal po ng presyo ng pagliligtas natin. Ating unang pagbasa, Propeta Isaias. Pagnilayan natin, bagamat ito'y propesiya, nakita na ng propeta kung ano ang panghinaharap. Ito yung sa katawan ni Kristo, anong ginawa nila? Yung sakit, yung pagpapahirap sa kanya, yung likod, yung pisngi, yung mukha. Ang likod, tayo pa naman. Basta nasaktan ang ating katawan. Lalo na yung mukha natin. Oh, medyo may pagkabanidoso tayo. Lagi nasa salamin tayo. Inaayos natin ating buhok. Ano ginawa nila sa ating Panginoon? Biktima ng kasalanan. Ang kanyang likod, pagpapahagupit. Napakasakit po. Ito, kung nagdadasal po tayo ng rosaryo, misteryo ng hapis, ang ikalawang misteryo, paghahagupit kay Jesus, paglalatigo, ang kanyang likod ay natuklap-tuklap na ang balat, nagdudugo, pinagpapalo. Ang kanyang pisngi, ito'y sinasabi sa propesiya, hinatak ang balbas. At ang kanyang mukha, ang mukha ni Jesus, mukha ng kagandahan ng Diyos, pinagsasampal, pinagsusuntok, pinagduduraan. Sa lahat ng mga biktima ng kasamaan, sa lahat ng mga biktima ng kaharasan, yung biyolasyon, ng karapatang pantao. Lahat ng mga biktimang inosente na nakaranas ng pagkasadista, natutuwa, nagagalak, naghahalakhak, ang nagpapakasakit, ipagdasal natin sila. Kawawa ang mga nasa kamay na mga masasama. Nangyari kay Jesus po ito.
sa ating ebanghelyo ayon sa perspektibo ni San Mateo, kasi iba-iba po ang mga pananaw yan. Yung mga nakaraan po kay Juan, Judas Iscariote. Sinabi, mabuti bang hindi pinanganak itong taong ito? Ano ba ang ginawa niya? Kaibigan niya si Jesus, kasama niya Jesus, tatsokaran si Jesus, kumain, lumapit sa mga punong saserdote. Ano ang ibibigay niyo sa akin kung ibibigay ko sa inyo siya? May negosasyon. Wala na siguro ang tawaran. Nagkasunduan na. Ibigay mo ang presyo mo. Wala na yung, tawad tayo, ha? Magkana, mahal naman yan. Tayo ganun, di ba? Binilangan siya sa pilak. Nung panahon yung pilak, yung naririnig mo, kulang yung Tagalog ko eh. Tumataginting. Yun, parang malalalim na Tagalog. Yung pag, parang yung sa, ano ba yung slot machine, di ba? Nanalo ka, yung mga pera doon. Ting, 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 ting. Ting, ting, ting. Humanap na siya ng pagkakataon upang ipagkanulo ang Panginoon. At yung pagkukungwari, alam na ni Jesus, doon sa uling hapunan, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Ako po ba? Nagtanong ka pa. Si Jesus, ikaw na ang nagsabi. Kung ang kasamaan ay pumapasok sa atin, tayo'y natutukso hanggang maaga pa, hanggang mababaw pa, umalis na tayo sa sitwasyong alanganin. Huwag na natin paggrabi ito. Alam natin may masasaktan. At ang kasamaan may maapektuhan. Ipinagpalit mo ang kaugnayan mo para sa pera. Ganun lang pala. Pera-pera lang. Presyuhan lang. Yan ba yung kaugnayan natin sa Diyos? Magkano ba? Magkano ka ba? Magkano ba ang kaugnayan natin sa Panginoon? Ganyan ba ang ating pag-iisip? Hindi ayon sa salita ng Diyos. Hindi ayon sa kaugnayan natin sa Kanya. Kung hindi peso. Kung hindi dolyar. Kung hindi kurensiya. Euro. British pound. Sige na po. Ah, sige na po. Mamuhay po tayo na mahalaga ang pera. Yung sapat lang. Iwasan natin po ang tukso na mangibabaw sa ating buhay at pananaw at sa mga mahal natin sa buhay na ang pinakamahalaga ay pera, material na bagay. Sa mga mahal na araw, sariwain natin ang ating panata na ang pinakamahalaga ay ang ating kaugnayan sa Panginoon. Sa tulong ni Maria, Mater Dolorosa at ni San Jose, na nagdanas din ng kanyang sariling hapis, nawa ang Semana Santa, ituro po natin ang kahalagan nito sa ating kabataan sa susunod na henerasyon. Tumayo po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, habang nalalapit tayo sa Biyernes Santo, taglay ang pagtitiwala sa ating mapagmahal na Diyos. Alalahanin natin ang mapanligtas na gawain ni Kristo na kanyang lingkod. Tugon po natin, Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungang pagdurusa, naway magtamasa ng pagpapaginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang malinis na budhi, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang ating mga sariling pagdurusa, naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisal, bunga ng pagmamalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangailangan sa kapatawaran ng Diyos, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga may sakit at lahat ng nagdurusa, naway makaranas ng nakapagpapagaling na presensya ni Kristo, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Panginoon Diyos, ibinigay mo sa amin ang halimbawa ng iyong anak upang ipakita sa amin kung paano mabuhay at mamatay. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mong ang pagganap namin sa pagsasakasalukuyan. Sa pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ang katapatang waga sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon, nababanaaga na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-apo sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan.
Kaya kaisa ng mga anghel ng sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw, lalong-lalo na si Donnie Salvador. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Mater Dolorosa, Ina ng Laging Saklolo. Nang kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos at turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mga aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak at sa pagdiriwang na ito na siyang nagaganap, ipagkalo mo kami makapanalig ng wagas sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung ka nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala ng mga pangakal sa binyang na ikaw ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipinungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaral ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaral Nuestro Padre Jesús Nazareno.